Kilala nyo ba si Kim Jong-gi? Siya lang naman yung pinakamalupit na traditional artist sa mundo. Lalo na sa paggamit ng ink pen at brush pen. Marami rin professional artist makakapagsabi nito, hindi lang ako. Kaya for today's video, panibagong art challenge na naman ang gagawin ko. Gagayahin ko yung art style ni Kim Jong-gi. Siyempre gamit din tong brush pen. Susubukan ko lang kung kakayanin ko ba yung style niya. O basta hindi ko napapahabain yung intro. Tara! Drawing tayo! Kaya niready ko na agad tong A3 na sketchbook ko, pati yung mga brush pen na meron ako. Bali, tatlo lang talaga sila. At habang nagdo-drawing ako, syempre gusto ko rin muna na makilala nyo rin si Kim Jong-gi. Yun, so si Kim Jong-gi, isa siyang South Korean illustrator, cartoonist at manhwa artist. Kilala siya sa paggawa ng mga malalaking artwork, lalo na kahit live, kaya niyang gawin yun. Namatay siya noong 2022 dahil sa heart attack. Pero lahat ng mga drawings at mga videos niya talagang napapakinabangan pa rin, lalo na yung mga tutorials niya online. Pero yung dahilan kung bakit siya iniidolo at isa siyang art legend, simple lang. Kaya niya lang naman mag-drawing ng live, walang grid, walang sketch, walang trace, walang reference. At ang pinakamalupit na dahilan, kaya niyang i-drawing yun in 3D or iba't ibang perspective. Ganun siya kalupit. Tatlong magkakaibang brand din pala ng brush pen yung nabili ko. Sinadya ko yan para makita ko din kung ano yung mas magandang brush pen para sa akin. Pero syempre, bago ko simulan, sinubukan ko rin muna to gamitin sa scratch paper para makita ko yung pagkakaiba-iba nilang tatlo. Na-excite na ako sa nakadadalhin ng imahinasyon ko. Ang problema, hindi ko alam kung anong subject yung sisimulan ko. Sobrang wild ng imagination ni Kim Jong-gi. Yun din yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Yun yung literal na kaya niyang i-drawing kahit ano. Basta kaya niyang imaginein or nasa memorya niya na kaya niya paulit-ulitin yun tapos iniibat iba niya pa ng perspective. Kaya dun pa lang sobrang nahirapan na ako kung paano ko rin sisimulan tong artwork ko. Kaya naisip ko na lang na yung last frame ng recording ko, yun na lang yung magiging first frame ng artwork na gagawin ko. Yung mga oras na dinodrawing ko yan, sa totoo lang, wala pa talaga akong konsepto na naisip. Basta naisip ko lang, gusto ko lang magsimula tapos bahala na yung imagination ko kung ano na mangyayari. Hindi naman bago sa akin yung pagdodrawing ng mga random image. Pero yung pinakabago lang sa akin yung kung paano ko bubuin yung concept ko na merong storya or merong kwento para sa buong artwork na to. Lahat kasi ng mga artwork ni Kim Jong-gi, puro ganun. Yung akala mo simpleng drawing lang pero nakakapag-storytelling na siya nang hindi natin namamalayan. At dahil nga na buo na yung first frame ko, iniisip ko naman kung paano mapagdudugtong-dugtong to na iba't ibang kwento pero iisang konsepto. Kaya naisip ko dun sa buwan na gawing jole na lang to. Medyo nabablang ko kasi ako niya kung ano pwede kong gawin sa buwan na yan na dapat background lang nung first frame ko. Pero yun, naisip ko na gawin ko na nga lang Jolen. Mukha naman din Jolen, tapos yun, nilagyan ko ng mga bata para kunyari nagjo-Jolen lang sila. At habang dinodrawing ko nga yan, dyan ko na lang din na-realize na kung paano ko i-conceptualize yung artwork ko. Naisip ko na yung mga interest at hobby ko nung bata ako hanggang sa kasalukuyan, yun na lang yung gagawin ko. Total, yung first frame na ginawa ko naman is nagko-content ako or nagre-record. Kaso medyo nahirapan ako dito sa buwan na to. Iniisip ko kasi kung ano bang hobby ko nung bago ako mag-content. Kaya naisip ko lang na gawin ko na nga lang bola ng basketball. Total, isa rin naman talaga sa mga hobby ko yun hanggang ngayon na naglalaro ako ng basketball. Hindi ko ma-recall kung anong tamang term or tamang words na gusto kong banggitin. Pero ang naisip ko lang talaga na gusto ko may something na connection dun sa buwan. Kasi nga, syempre, ayoko malayo yung concept. Ganun kasi yung artwork na ginagawa ni Kim Jong-gi. Kumbaga, iba't ibang image, pero kapag zoom out mo or tinignan mo siya ng mas malayuan, dun mo makikita na iisang concept lang siya. Sa artwork na ginawa ko naman, medyo nahirapan ako dyan sa buwan na yan. Kasi, syempre, yung buwan, wala naman talaga sa plano yan. Dapat background lang yan. Pero naisingit ko pa rin na gawing Jolen. Tapos ito sa pangatlong frame, naisip ko na gawin na lang siyang bola ng basketball. Pero iniisip ko parang masyado malayo yung gap ng edad ko.
Kaya sa mga apat at mga sumunod na frame pa, di na ako medyo nahirapan. Kasi kahit papano, naisip ko na lang na dagdagan ko na ng mga larong pambata na nilalaro ko rin naman nung bata pa ako. Kumbaga, nung dinodrawing ko na yung pang-apat na frame na naisip ko, diyan ko na na-realize yung mismong concept ng artwork na gagawin ko. In short, yan yung mga interest and hobby ko mula nung bata ko hanggang sa kasalukuyan. Yun, kaya kahit papano, na-enjoy ko na yung pagdodrawing ko niyan. Yun din naman yung sinasabi ni Kim Jong-gi. Siyempre, hindi naman araw-araw na ganado ka lagi mag-drawing, lagi ka may naisip na bagong idea. Minsan, kailangan mo lang talaga magsimula. Tapos, pag nagsimula ka na, doon na magdudugtong-dugtong yun kung paano mo napapaandarin yung imagination mo. Medyo nahirapan lang din talaga ako sa brush pen kasi parang lang din tong ball pen. Na once na nilapat mo na sa papel, yun na yun, wala nang burahan. Unlike sa digital art, merong control Z. Sa lapis, merong pambura. Dito, parang rekta na. Kung ano yung ginuhit mo, yun na yun. Kaya pinag-iisipan ko din muna maigi bago ko ilapat sa papel yung brush pen. Kasi syempre, wala na tong burahan. Lalo na kapag nasa kalagitnaan na ako ng artwork. Hindi ko na to pwede ulitin ng back to zero. Kaya bago ako lumipat ng ibang frame, kahit papano na bubuo ko na yung concept ko kung saan ko ilalagay yung ito, kagaya na itong lata. Kasi nagsasaranggola yung naisip ko dyan eh. Yung kaninang frame kasi na dinrawing ko, yun yung ano, diba, naglulok-sumba ka, tapos nagtataguan, may duyan. Pero syempre, gusto kong pahirapan ng konti pa yung sarili ko. Kaya nag-isip din ako ng kung paano ko i-conceptualize ng maayos talaga yung single frame na ginagawa ko, itong nagpapalipad ng saranggola. Kaya nga naisip ko na ilagay yung lata sa harapan para kahit papano merong, ano ba tawang tamang term doon? Dynamics? Di ako sure eh, basta something na ganun. Siyempre, bilang batang 90s na experience ko lahat ng mga larong pambata, especially yung mga ganito. Kaya marami pa sa memorya ko or alaala ko yung mga ganitong senaryo. Kaya nga hindi ako nahihirapan din na i-drawing to kasi parang nagto-throwback lang ako habang nag-drawing. Pero nalaro ko na lang siguro yan. Siguro mga 8, 9, 10 or 11 years old lang yata ako niyan. Dahil syempre nagkakaroon ng transition. Speaking of transition, mga 12, 13, ayan, na-addict naman na ako sa computer games noon. Especially sa Counter-Strike. Kaya natatawa na lang din ako habang dinodrawing ko din to eh. Kasi dapat di ko na ilalagay. Pero nisip ko, hindi, sige, parte rin naman to ng buhay ko eh. Parte rin to ng kabataan ko. Kasama talaga siguro sa cycle to. Kaya naisip ko, sige, ilalagay ko na, dodrawing ko na din. Total, marami rin naman makaka-relate kapag ginawa ko to. Sigurado, lalo na sa mga batang 90s. Yung tipong nagkakating ka pa sa school nyo, yung kunyari, pumapasok ka, yung pala, nasa computer shop lang. O kaya, pumapasok ka nga, pero pag-uwi, diretso pa rin ng computer shop. Yun, nagpupuyat para lang din makapag-computer. Alam na alam ko yan. Siyempre, nalulong din ako sa computer games nun eh. Ganyan-ganyan din talaga ginagawa ko. Pero siyempre, importante, may natutunan kahit nagkakamali. Hanggang sa nagkakaroon ka ulit ng mga bagong kakilala. Yun, hanggang sa nagkaroon ng transition din ulit sa akin. Kaya na-shift na ako ng music naman nun. Ito, mga 4th year high school na ako dito. Habang dinodrawing ko, yun ang nasa isip ko, 4th year high school na ako. Yan, nagbabanda na ako. Naging part na ako ng isang banda. Nakwento ko na rin to sa mga lumang vlog ko or mga naunang vlog ko. Title nun, ano eh, musika at ako. Basta kinuwento ko yung background ko naman sa music. Hindi ko na nga napapansin na hindi ko na nga rin na-achieve pala talaga yung goal ko na gayahin yung style ni Kim Jong-gi dyan. Pero wala eh, nag-enjoy na lang ako sa mismong artwork ko. Kumbaga, yung mismong istorya na lang ng artwork ko yung nakapokus ako. Wala nang pake kung hindi ko makuha yung estilo or yung ginagawa ni Kim Jong-gi. Total, never ko rin naman talaga magagaya yun. At wala naman talaga makakagaya kahit sino. Siyempre, siya lang ang nag-iisang makakagawa sa sarili niyang style, sarili niyang artwork. Ako, ano lang ako. Kaya gaya lang ako. Pero isa lang ang original dito. Yun yung mga kwento sa bawat artwork na ginagawa ko. Sa bawat frame na to, kagaya na lang na ito. Siyempre, lahat yan, personal na karanasan ko. Wala namang ibang nakaranas niyan, kundi ako lang din. Meron siguro yung mga laro, pero yung mga transition-transition na habang tumatanda ka na, yun, siyempre, yun yung original ko. Kagaya na ito, sa frame na to, ito na yung nag-transition na ako bilang tattoo artist. Bumalik na ako sa art niyan, kung saan talaga yung
pinakagusto kong gawin, kung saan talaga ako masaya. Nakwento ko na rin sa vlog ko kung ano yung mga art background ko, search na lang, or kung gusto, panoorin mo na lang. Kaya sobra yung tuwa ko or yung galak ko sa loob ko eh, na basta talagang hindi man siya ganun kaganda, hindi siya ganun ka-quality, okay lang. Pero yung parang ito yung mismong nagde-define kung sino ako, kung ano yung mga nangyari sa akin. Parang masasabi ko, ito yung pinaka-paborito kong artwork na nagawa ko. Kasi ito yung mismong bumubuo sa akin kung sino ako ngayon. Kaya sobra ako nag-enjoy. Yun, so tapos na yung artwork. Tapos na rin ako mag-edit. Tapos na ako mag-voiceover. At here's the result!